Magandang balita po para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga graduate ng college at nakapagtapos ng K-12 program. Ang Philippine Marine Corps ay nagpahiwatig na ng kanilang paanyaya na ongoing na kanilang recruitment process para sa kanilang mga tauhan. Ang Philippine Marine Corps po ay isang naval infantry under the command of the Philippine Navy. Tinatawag din silang Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas. Ang mission nito ay upang magbigay dagdag pwersa para sa amphibious operation in support of the Philippine Navy. Ang Marine Recruitment Office ay nandoon sa Marine Barracks Rodyardo Brown, Port Bonifacio, Taguig. Okay, open sila from Monday to Friday, 8 to 5 noon, pero dahil sa pandemic ay hindi na po sila tumatanggap ng walk-in applicant. Ang inyong mga application papers ay isinisend na lamang sa pamamagitan ng kanilang email address. Nandito po sa ating description box kung gusto nyong malaman at makuha ang kanilang contact number at yun din ang kanilang email address. Ang malimit nating tinatanong kung minsan ay kung magkano nga ba ang sweldo ng bawat membro sa organization na ito. Okay? Para sa mga candidate officer, ito yung mga nagtitraining pa lamang. Sila ay tumatanggap na ng 43,668. Okay? Kapag natapos na nila ang kanilang training, ay makakatanggap sila ng kabuuan na 52,143. Sa mga candidate soldier naman ay makakatanggap sila ng 23,237 habang sila ay nagti-training pa lamang. At the moment na sila ay nakatapos, automatically ang kanilang sweldo ay magiging 37,254. So, very attractive salary para sa lahat. Okay? So, ngayon, alamin na natin kung tayo ba ay qualified dito. Sa kanilang recruitment ngayong 2021, dalawa ang pwede nating pagpilian. Naval officer at saka yung basic marine course. Okay? Talakayin natin ang kanilang mga qualification. So, unahin natin ang kanilang age requirement. Para sa mga basic marine course, ang aplikante dapat ay hindi bababa sa 18 years old pero hindi naman lalampas ng 25 years old. Para naman sa mga naval officer, dapat ang minimum age qualification ay 20 years old at hindi rin lalampas ng 25 years old upon the day of your admission. Okay? Ano naman ang kanilang educational qualification? Para sa mga naval officer, dapat ikaw ay graduate ng baccalaureate degree. So, ibig sabihin, 4-year degree course and college. Preferably, technical courses. Tama po, qualified po lahat na graduate sa anumang 4-year degree course. Okay? Para naman sa mga basic marine course, dapat you have able to complete the K-12 program. Okay? Kung hindi mo naman naabutan yung K-12 program, at least 72 units in college. Para naman sa mga high school graduate under the old curriculum, dapat meron kayong TESDA NC2. So, ito yung mga educational qualifications nila. Pagdating naman sa kanilang height requirement, napakaganda dahil ang kanilang minimum height requirement is 5 feet. Okay? Pero para sa mga naval officer, mayroon silang maximum height limit. That is, you must not be more than 6 feet and 4 inches. Okay? Pagdating naman sa citizenship requirement,
dapat you must be a natural born citizen. So, paano kung cesarean? Does not really matter. Kapag sinabi nating natural born Filipino citizen, you are born naturally without any act of perfecting your nationality such as naturalization. Okay, so another qualification is that you must be single and never been married at no child of your own. Yan, dapat single. At saka, you must be a person of good moral character at dapat wala po tayong tattoo. Okay? Ito yung mga minimum qualification requirements para sa hukbong ito. Okay? So, tingnan nyo na kung pumasok ang ating qualifications, pwede tayong mag-apply dito sa hukbo na ito. Okay, kung qualified kayo dito, ihanda nyo na ang inyong mga requirements. Napakasimple lang ang kanilang mga requirements. Dapat meron kang PSA birth certificate. Ito yung dating tinatawag nating NSO. Okay? Ngayon, tinatawag na natin itong PSA birth certificate. Pangalawa, college diploma. Pangatlo, yung OTR or yung official transcript of record. Pang-apat, meron ka dapat 2x2 picture with white background. You will going to accomplish an application form. Downloadable po ang kanilang application form doon sa kanilang Facebook page. Meron silang apat na steps. Okay? So, first step is to fill up the Philippine Marines 2021 application form. Tulad na masabi natin kanina, downloadable po ang kanilang application form sa kanilang website. Okay? Step 2, scan application form and requirements. Dapat JPEG format yan. Okay? Save your document in electronic folder and label it with your name. Example is PMC Applicant 1 de la Cruz. So, ganun po. Okay, iscan nyo po ang inyong mga application form at yung mga initial requirement na tinalakay natin kanina at isave po ito sa isang electronic folder at lagyan po natin ito ng label. Nandun po ang ating pangalan. Example, I repeat, is PMC Applicant 1 de la Cruz. Okay, step 3 na tayo. You have to send your application form sa kanilang PMC Recruitment Office via their email address. Okay? So, kung hindi nyo po alam ang kanilang email address, nandito po sa ating description box ang kanilang email address. Okay? Step 4, wait. Yan. So, ito lang yung step 4. Hintayin na lamang natin ang kanilang acknowledgement and notification na ilalagay naman nila sa ating email account. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Start na! Apply na tayo! Okay? Good luck!